Bakit the disband ang 2-in-1? At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, huwag mo kakalimutan mag-subscribe, mag-like, at hit mo na yung notification bell para always kang updated sa ating mga videos. Ako nga pala po si Chica Bersanda, magbigay ng mga trending issue this year. Ang 2-in-1 ay isang South Group Korea na kinabibilangan nila Dara, Boon, CL, at Minji. Si Dara ay mas kilalang Sandara Park ay pinasok na minsan ng showbiz dito sa Pilipinas. Kung naabutan nyo pa ang audition niya sa Star Circle Fest sa isang reality show sa ABS-CBN at nakapasok pa ito. Si Pauline Luna pa ang humikayat sa kanya na mag-audition dito nung nakilala niya noong 2004. Kalaunan, pinansagan itong pambansang krong-krong at nagka-album pa dito sa Pilipinas. At nagkaroon din siya ng collab team, movie at show. Noong 2007, si Sandara Park ay hindi na nag-renew ng kontrata niya sa Star Magic. Kaya nagdesisyon siyang bumalik na lamang sa South Korea kasama ng kanyang pamilya. Kalaunan, pumirma siya sa YG Entertainment. Yan din ang kumpanya na may hawak sa Blackpink. Dito nabuo ang 2-in-1. At sumailalim sila sa 2 years training. Tapos, 2009, nirelease ang album nila. Ang grupong ito ay inannounce sa grupong pangalang 21 mismo. Ngunit nang malaman nila na may pangalang singer na 21, ay agad naman nilang pinalitan ito sa pangalang 2-in-1. Ang pronunciation nito sa South Korea sounds like N1. Pangalan kasi na 2-in-1 ay combination ng 21st century at New Evolution. Yung NE sa gitna ng 2 at 1, 2009, unang nirelease ang kanilang album. Ito ay self-titled album na sinundan pa ng first single. Ang title ay Lollipop. Kasama nila dito ang Big Bang, isa ding South Korean K-pop group na binuo ng YG Entertainment. Nirelease ang kantang ito noong March 27, 2009. Para ito ipromote ang LG Silent Phone. Ang kantang Lollipop ay hindi na-promote dahil sa advertisement application dito. Ang second single nila ay Fire. Nirelease ito noong May 2009. Talagang pumatok ito, lalo sa Pilipinas. May dalawang version ng kantang ito. Ito yung may version na Space at Street version. Nung nirelease ang music video nito, ay pumalo sa 1 million views ang video na to. Ang kantang Fire ay naging popular sa computer search. Naging final release nila na I Don't Care ay sobrang pumalo din sa takilya at most downloaded song. Kalaunan ay nanalo ng award ng Song of the Year sa Mnet Asian Award. Pumatok din ang reggae version ng I Don't Care mula nang i-perform nila ito sa isang program show. Matapos nito, madami pa silang nilabas na album. Bumenta talaga ng gusto noong 2013. Dito nagsimula na magkaroon sila ng collaboration tulad na lang ni will.i.am na member ng Black Eyed Peas. I-release na lang ang kantang single na Take the World On na kung saan na English ang lyrics. Ginamit ang kantang ito para sa Intel Ultrabook computer. Ang second collaboration naman ng 21 at ni will.i.am sa kantang Get Enough. Kasama nila dito si Apple the App na isa din sa member ng Black Eyed Peas. Nirelease ito noong April 23, 2013. February 2014, nirelease nila ang album nilang Crush at nabenta ito ng 4,000 copies sa loob lang ng 4 days sa Amerika. Malo ito sa number 61 sa Billboard 200. Billboard 200 ay record chart ranking ng 200 na pinakasikat na album sa US. Talbugan nila ang Girls' Generation at Big Bang. Ang 21 ay nagkaroon ng maraming concert tour sa ibang bansa. Kasama na ang Pilipinas, Singapore, Indonesia, China, Taiwan, Thailand, Japan at Malaysia. Nanalo sila sa Mnet Asian Music Award ng Artist of the Year at Album of the Year para sa kanta nila na 21. Nanalo din sila ng Best Female Group at Best Music Group. In short, humakot talaga sila ng award. At noong 2011, nanalo uli sila sa Mnet Asian Award ng Best Vocal Performance.
nanalo ng Song of the Year para sa kanta nilang I'm the Best. Pero kahit anong dami ng awards na natanggap nila, bakit na-disband ang grupong ito? Ito ay nagsimula noong 2014 na inalabas sa publiko na si Boom Park ay under investigation. Noong 2010 pa, dahil sa tangkang pagpapadala sa kanya ng droga na amphetamine sa kanyang tinitirahan sa South Korea. At ito ay galing sa kanyang kamag-anak na nakatira naman sa US. Naharang ito sa custom ng Incheon International Airport at siya ay inimbestigahan. At agad naman nagpahalabas ng pahayag ang YG Entertainment tungkol sa isyung ito. Pinahayag ng kumpanya na ang drogang ito ay illegal sa South Korea at legal naman sa US. And sa YG Entertainment, si Boom Park ay sumasailalim sa meditation. Di ito makapag-travel sa US dahil sa sobrang kabisiyan nito. Kaya, kinontak niya ang kanyang physician sa US para ipadala sa kanya. Nagtry ito ng magpagamot sa South Korea, ngunit hindi effective sa kanya. Di tulad sa doktor sa US. Nung time na nakapag-provide siya sa prosecutor na mga medical records niya sa US hospital, nakumpirma na na-diagnose siya dito na may ongoing treatment plan siya. Nung taong din yon, kabilang sana siya sa cast ng Roommate na reality show. Kaso inurong niya to matapos ang issue tungkol sa drugs. Matapos ang skandalong ito, ang ibang member ay nagkanya-kanyang karir, tinahak ang individual karir. Di kasi sila pwedeng makita ng public na isang grupo. Kaya si Dara, pinasok ang kanyang acting karir. Minji naman ay nagbukas ng sariling music academy. Si CL naman, pinagpatuloy ang solo karir sa US. Nag-release ng single. Noong 2015 Mnet Asian Award na ginanap sa Hong Kong ay nag-perform sila. Ngunit ito na pala ang huli nilang perform na magkakasama. Dahil noong November 25, 2016, in-announce ng YG Entertainment na disband na sila. At si CL at si Sandara ay pumirma na sa YG ng solo contract. Samantalang si Minji naman ay nagpaalam sa YG na aalis na. At si Boom ay di na pinabalik dahil sa paglabas nito sa kontrata noong 2016. Naglabas sila ng single na Goodbye para sa mga fans nila na sumuporta sa 21 noong nag-start pa lang sila. At sa taong din yun, pinakilala ang grupong Blackpink. Mga kachikas, anong komento ninyo sa isyung ito? Huwag mo kakalimutan mag-like, mag-subscribe, share, at hit mo na yung notification bell para always kang updated sa ating mga videos. Marami pong salamat!